Hello, hello, hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ayan, so ngayon po nag-video po tayo kasi meron po akong sasabihin sa inyo magandang balita. Huwag na po kayo maingay ha. Kasi nakatanggap na po kami ng Social Amelioration Program. Yun po yung 8,000 na pinamimigay ng DSW. Nakatanggap po ako, kaya panoorin po ninyo ako ha. 1, 2, 3, come on! Pinakita ko po sa inyo yung aking natanggap na 8,000 mula po sa DSW. Konsiyasya po ng mga tao dito sa amin. Lalong-lalong na po kami kasi alam mo, hindi po namin ina-expect yun na mabibigyan kami. Kasi alam mo naman sa mga balibalita, sa mga post sa social media na pinipili lang po talaga yung pinagbibigyan ng yung sa DSW po na subsidy. So kami po bilang isa lang po yung anak namin, eh, parang nagda-doubt po kami na mabigyan kami. Tsaka meron din naman po kaming maliit na hanap buhay, kaya akala po namin hindi po kami. Ang magandang balita po dito po sa amin, hindi po katulad ng mga ibang lugar na nagkakagulo po sila dahil dun sa pamimigay ng social amelioration program na yan, yung pera na 8,000, nagkakagulo sila. Minsan nga meron pang nag-away-away, nagsasaksakan, pang sa ibang lugar po yun. Kaya kami, namin ina-expect na magiging matagumpay at magiging maayos po yung pamimigay dito sa amin. Kasi medyo, yung ibang tao din po dito sa amin, medyo mainit na rin po yung ulo dahil sobrang tagal na rin po nilang hinihintay nga yung sa DSW din na yan. So, nung araw po na yun, yung pinamigay sa amin, mga 2 days ago lang po siguro yun na pinamigay sa amin ng DSW din na pumunta dito sa amin. Nung unang step po na ginawa nila is naglista po sila, ikot dito yung mga taga-munisipyo, nilista nila yung lahat ng mga nakatara dito sa aming lugar. Then nung unang araw po yun na pumunta sila, no, the next day po na pumunta ulit sila is namigay po sila ng form. Yun, nag-conduct po sila ng pamimigay ng SAP form po na tinatawag. So, isa-isa po kami pumila din. Pumunta kami dun sa isang lugar na pinapilahan nila. Tapos dun, nagpasa po kami ng Xerox copy ng aming mga yung aming mga valid ID. So, yung nakapangalan po dun, yung aking asawa po kasi, ang nilista po dun ng mga taga-munisipyo po dito sa amin is yung head of the family daw po. So, yun. Nung binigay po yung form na yan, nung binigay sa amin, pinapildapan po sa amin, inattach po yun kasama nung mga Xerox ng valid ID namin. Tapos, ibinigay po namin, pinasa para chinek po nila kung tama po yung pagkakapildap namin. And then, kinuha po nila yung form. Then, umalis na po sila noon. So, nagkaroon po ng usap-usapan dito na dapat daw po, ay iniwan daw po yung copy noon. Kasi dalawang kopya po yun, dalawang magkaparehas na pinidapan. So, dapat daw po yung isa nun, iniwan po sa amin kasi yun daw ipapakita namin or ipipresent namin pag halimbawa na-approve na po kami o kami po ay qualified para makatanggap po ng 8,000. So, yun po yung mga haka-haka lang po ng mga tao dito sa amin kasi lahat naman po kami, hindi po namin alam kung ano po talaga mangyayari dun sa mga form na ibinigay po namin dun. So, wala po talagang ibinalik sa amin na kalahati. So, naghintay na lang din po kami ng mga susunod na araw kung ano pa mangyayari din sa mga ibigay namin form. So, the next day or mga 2 days after po, yun, bumalik po dito sa amin yung bumalik na po namin, hindi na munisipyo, yung mga taga DSW din na po, makasama mga pulis. At yun po, magre-release na po sila ng pera. At sa awa naman po ng Diyos ay naipamigay po sa amin lahat, wala pong pinili talaga dito sa lugar namin. Lahat po nang naka-filled up dun sa form is nakakuha po talaga ng pera. May mga ilan-ilan din, mga siguro mga ilan-ilan tao po naka-filled up dun sa form. Meron po silang form or binalik po sa kanila kasi medyo nakakaangat-angat po sila sa buhay at meron naman matrabaho kaya hindi na po sila qualified. Pero mga ilan-ilan lang pong mga ilan lang na tao yun. Pero karamihan po talaga, majority is nabigyan po talaga. So, yun, nagpapasalamat po kami dito sa aming butihing mayor talaga na
Kumbaga, natulungan kami dito sa aming lugar. Malaking-malaking tulong po talaga yun sa, para sa amin. So, ang nangyari po dun, para sa akin po, kumbaga para sa akin lang po ha, yung pinamigay po na yun na 8,000 is, naging malaking tulong po yan para makapagsimula po kami ulit ng aming hanap buhay. Kasi, nung mga nakaraang panahon po, may tindahan po ako. Pero, isinarado ko po yun noon nung nagpasukan po ng klase kasi medyo busy na po ako sa pananahe, parang hindi ko na po kayang bantayan. So, parang sinarado ko po siya ngayon. So, sa ngayong panahon po, since na hindi pa naman po mag-start agad-agad yung klase at hindi pa tayo sure kung talagang papapasukin yung mga estudyante sa school, eh, napasipan po namin mag-asawa na ibalik po yung aming tindahan. So, yung 8,000 po na yan na ibinigay ng DSWD is napakalaking tulong po sa amin dahil kami po nakapagbukas ulit ng tindahan. So, papakita ko po sa inyo yung aking pinamili dito sa aking maliit na tindahan. Ayan po, papakita ko po sa inyo yung video kung ano po yung pinamili ko. At nakapagbukas po ulit kami ng tindahan. So, maraming salamat po talaga sa aming sa ating mabuting pamahalaan at nagkaroon sila ng ganyang tulong para sa atin. Ayan, so papakita ko po sa inyo. Pinamili, aking maliit na tindahan nakapagbukas na naman ulit. So, ang saya-saya po talaga namin kasi bukod po dun sa hindi na po kami lalabas para bumili ng aming mga pangangailangan is magkakaroon po kami ng konting kita dahil lang po dun sa bigay ng SWD or yung tinatawag Social Amelioration Program. Ayan, so ang saya-saya ko po talaga. Kaya excited po akong gumawa ngayon ng video para may pakita po sa inyo yung masayang nangyari po dito sa aming lugar na nabigyan po kami ng 8,000 bawat isa sa amin. Ayan, so yan lang po muna may papakita ko po dito sa aking vlog. Sa mga, abangan nyo po ako sa mga susunod na video ko ulit. Sana makapaggawa ako ng video ng kahit isang beses lang po sa isang linggo. So, ayan. Kasi, alam niyo naman po pag may tindahan, medyo busy. Pero, yung mga ibang gagawin ko po, papakita ko po sa inyo yung mga ginagawa ko po sa tindahan. Isishare ko din po sa inyo yun. So, sa ngayon, ito lang po muna. So, maraming salamat po sa mga nanood ng aking video na to. At sana po, mag-iingat po tayong lahat. Sana po, matapos na po itong ating mga pinagdadaanan. At sana po, bigyan po tayo ng lakas ng loob, tibay ng loob at lakas ng pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.